Samantala po, kasabay ng mga pag-ulang naranasan sa ilang lugar sa bansa nitong weekend, ilang insidente ng pagkalunod ang naitala. Sa Iloilo at Cebu, 5 ang patay kabilang ang 2 dayuhang bakasyonista. Isang bata naman ang nawawala matapos matangay ng ilog. Makibalita tayo kay Chino Gaston. Ilang oras sinuyod ng rescue teams at mga residente ng barangay Tabok Suba, Iloilo City, ang ilog na ito matapos mahulog mula sa dike ang magpinsang sina GMA Salvador at Princess Castor na parehong 5 taong gulang. Kwento ng isa pang bata, naglalaro sila sa gilid ng dike ng aksidenteng madulas at mahulog sa ilog ang dalawa. Nakadanlog sila sa Princess, tag si Mimi, ang balyatabang. Kita ko nga ang isa ka bata, gadalaga na di. Pagtanaw ko sa dalom, wala na itong 2 kabata, gadaro sa to sa dalom. Tatagpuan ang bangkay ni GMA sa dagat na sakop ng Jordan Guimaras. Ang pinsa naman niya, hindi pa rin natatagpuan. Sa ilog naman sa barangay Magikay, Mandaue City, nalunod ang 2 taong gulang na si John Mark Nemenzo. Kwento ng ilang nakakita, naglalaro ang bata malapit sa ilog bago natagpuan wala ng buhay. Nauwi naman sa disgrasya ang bakasyon ng isang Korean sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nalunod si Hyo Sim An habang nag-i-snorkeling. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang kanyang kaibigan ng mangyaring insidente. Isang local photographer daw ang nakapansin sa biktima na lumulutang na lang at hindi na gumagalaw. Nabantayan lang nila nga nagkuob. Oo. Galangoy-langoy pa kuno to niya. Taod-taod ko nila nagkuhan. Ganyan ko lingi nila. Nagkaob na kuno biktima. Left jacket is na sir? Oo. Ang insidente na sundan ng pagkalunod ng isa pang bakasyonista. Nalunod ang Japanese na si Kenji Inamasu matapos mag-island hopping kasama ang mga kaibigan. Dinala siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sa bahagi naman ng dagat na sakop ng bayan ng Konsolasyon, nakita ng ilang mangingisdang isang palutang-lutang na bangkay. Nakamaong na pantalon at may hawak na kutsilyo sa kanang kamay ang di pa nakikilalang lalaki. Chino Gaston, GMA News.